Kamusta ka, anime? Ito na ang episode 80 ng Invitational Tournament. Disclaimer lang ka, anime. Ang inyong maririnig at makikita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po ito sa original na manga at anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa Slam Dunk. I hope na lumabas na sana ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na mag-subscribe at pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook Gaming page. Maraming salamat. Tara, at atin ang simulan. Bitch, get off of me, I'm fucking deep in Tennessee. With my brothers from the 3, we quick to click and break the peace. No respect for what they... Isang posterized dunk nga ang nagawa ni Sakuragi sa tulong na din ng pasa ni Miyagi. Ang galing mo, Hanamichi! Panisay si Gori the Second! Gawin nyo ang lahat para talunin ang Kainan! Sigawan nga ng mga kaibigan ni Sakuragi. Mapupunta nga sa paanig ng Kainan ang bola. At hawak na nga ito ni Maki. Natsambahan mo ko dun ah, Miyagi. Pero babawi ako. Papakita ko sa'yo ang lakas ng isang Shinichi Maki. Wika ni Maki sa harap ni Miyagi. Sige lang, Maki. Alam ko naman na malakas ka talaga. Pero hindi ibig sabihin nun na papatalo ko sa'yo. Sasabayan ko ang galing mo sa abot ng aking makakaya. Wika ni Miyagi. Tingnan nyo yung number 7 ng Shohoku at number 4 ng Kainan. Mukhang nagkakainitan sa laban. Tama ka. Pero parehas naman silang magaling na magdala ng team. Kaya malalaman natin pagtapos ng laban kung sino talaga ang malakas sa kanila sa pagpo-point guard. Usap-usapan nga ng mga manonood. Biglang atake nga ni Maki. Pero bago pa man maka-advance ng galaw si Maki, nasundan na siya ni Miyagi. Kaya naman, hindi nakahanap ng magandang pwesto para maka-atake si Maki. Nice defense, Ryota! Sigaw ni Aya ko. Dito pre, ako naman. Kanina pa ako hindi nakakapuntos. Kailangan ko na magpasikat. Wika nga ni Kyota. Kaya naman, ipinasa ni Maki ang bola kay Kyota. Pagkakuha nga ni Kyota sa bola, sabay sabi, humanda ka, ukawa, babawian kita. Huwag ka na puro salita dyan, kung. Ipakita mo kung talagang may ibubuga ka. Wika nga ni Rukawa. Biglang ngiti nga ni Kyota. Sabay dribble nito at isang hesitate ang ginawa niya. Nagawa nga niyang masira ang depensa ni Rukawa. Sabay jump shot nito. Dahil nawala si Rukawa sa pwesto niya, kaya hindi niya nasabayan si Kyota sa ere. At yun, pasok ang tira ni Kyota. Puntos para sa Kainan. Ang score ay 45-42. Baba sa 3 ang lamang ng Shohoku. Ayos! Sa wakas, nakapuntos din. Mukhang eto na ang simula ng pagbabalik ng star player ng Kainan. Pagyayabangan ni Kyota. Wala ka talagang kasing hambog, Kyota. Inuuna mo na naman ang yabang mo sa katawan. Mahinang sabi nga ni Coach Takato. Takot ka pala sumalaksak sa ilalim. Dinaan mo ko sa shooting nga. Wika ni Rukawa. Gumamit lang ako ng utak. Bakit ako papasok sa ilalim kung alam ko naman na hindi ako makakaiskor dun? Ginamit ko lang ang discard ko. Wika nga ni Kyota. Nagyayabang na yung number 10 ng Kainan. Kala mo naman talaga siya ang nagbubuhat sa kanila. Nakachamba lang naman. Tuwang-tuwa na. Wika nga ng mga tagahanga ng Shohoku. Manahimik kayo dyan. Panoorin nyo kung paano ko lang pasuhin ang kupunan ng Shohoku. Gigil na sabi nga ni Kyota sa mga tagahanga ng Shohoku.
nasa panig na nga ng Shohoku ang bola. At hawak na ito ni Miyagi. Depensa lang kayo. Tingin lang at maging alisto. Huwag magpapabaya. Gawin natin ang lahat para sa ikapapanalo ng ating kupunan. Wika ni Maki sa mga kasama niya. Biglang atake nga ni Miyagi. Pero nasundan agad siya ng depensa ni Maki. Gumaganda depensa nila. Talagang desperado na sila na habulin ang lamang namin laban sa kanila. Wika nga ni Miyagi. Dito Miyagi, pasa mo sa akin. Wika ni Yasuda na nakapwesto sa perimeter. Ipinasa nga ni Miyagi ang bola kay Yasuda. Pagkakuha nga ni Yasuda sa bola, sabay jump shot agad nito. Huli ko yan. Masyadong mabagal ang pagkakarilis mo, bata. Wika ni Muto. Kaya naman, naabot niya ng daliri ang bitaw ni Yasuda. Ang rebound! Sigaw ni Muto. Pumuwesto nga sa ilalim si Sakuragi at Takasago. Kahit may bahagyang injury ako sa paa, hindi mo pa rin ako mapipigilan sa pagkuha ng rebound. Corey the second. Pinansagan ako na hari ng rebound, kaya papatunayan ko yan dito. Mahinang sabi ni Sakuragi, sabay lipat nito ng pwesto sa harap ni Takasago. Sabay talon nga niya. At yun, nagawa nga nitong makuha ang rebound. Nagsigawan naman ang mga tao, pati ang mga kaibigan ni Sakuragi. Subingaw nga si Sakuragi, "If you control the rebound, control the game." Tinatak niya talaga sa isipan niya ang mga sinabi ko sa kanya. Talagang lahat ng natututunan mo sa laban, hindi mo kinakalimutan. At mas ini-improve mo pa to. Dahil dyan, thumbs up ako sa'yo, Sakuragi. Wika ni Akagi na hindi maiwasan ng ngumiti. Biglang pasa nga ni Sakuragi ng bola kay Mitsui na tumakbo sa perimeter. Pagkakuha nga ni Mitsui sa bola, sabay tira nito. At yun, pumasok ang bola. Puntos para sa Shohoku. Ang score ay 47-42. Balik ulit sa lima ang lamang ng Shohoku. "Ayos, Michi! Ang galing!" Bati ni Sakuragi, sabay apir nito. Mapupunta nga sa panig ng kainan ng bola at hawak na ito ni Maki. Sabay pasa niya kay Jin. Pagkakuha nga ni Jin sa bola, sabay release nito agad. Yun nga lang, hindi pumasok. "Akin ang rebound na yan!" Sigaw ni Sakuragi at nakakuha niya muli ang rebound. "Kulot! Magmadali ka!" Sigaw muli ni Sakuragi. Mabilis nga tumakbo si Miyagi pababa. "Balik agad sa depensa. Habulin nyo ang kukuha ng fast break. Kailangan nyo sila mapigilan." Sigaw ni Coach Takato. "Talaga naman oh. Nakakainis ka ng unggoy ka. Lagi na lang ikaw ang bida." Inis na sabi ni Kyota. Kaya naman hinabol niya si Miyagi. Pagkakuha nga ni Miyagi sa bola, sabay dribble nito. Pero naabutan siya ni Maki at Kyota. Mag-a-attempt na nga si Miyagi ng layup nang sabayan siya ni Maki at Kyota sa ere. Yun nga lang, hinagis ni Miyagi ang bola pataas. "Rukawa!" Tulad lang sabi ni Coach Takato. "Si Rukawa!" Gulat din na sabi ni Kyota at Maki. At yun nga, tinalo ni Rukawa ang bola sabay kuha nito sa ere. At isang slam dunk ang ginawa niya. Pumasok nga ang bola. Puntos para sa Shohoku. Ang score ay 49-42. Tumaas na sa pito ang lamang ng Shohoku. Napatayo nga ang mga tao dahil sa ganda ng connection na pinapakita ng Shohoku sa laban. Walang humpay naman kakasigaw ang mga jolog na fans ni Rukawa. "Balik agad sa depensa!
harangin natin ang gagawin nilang pagsugod. Sigaw ni Sakuragi at mabilis na bumaba si Rukawa at Miyagi para dumepensa. Magandang laro na naman ang pinakita ng Shohoku na nagpalaki ng lamang sa Kainan. Dito na kaya matatalo ang Kainan? Yan ang abangan natin sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Pantoman and sign out. Bye-bye!